Magandang araw, Mangyan. Ako nga pala si Dindo. Bata pa lang ako ay nakakakita na ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao, katulad ng mga duwende, tikbalang, mga laman lupa o maging ang mga kapre. Tanggap ko na sa sarili ko kung ano ako. Naiiba ako sa ibang mga bata na namumuhay, naglalaro ng normal o tahimik. Samantalang ako, maging sa pagtulog ko, ay lagi ko silang nakikita o nakaramdaman. Isang araw, sa aking pagpuputol ng panggatong na kahoy para gamitin sa pagluluto ng aking ina. Sa di kalayuan ay may narinig akong salita at ang sabi, Dindo, Dindo, halika, maglaro tayo. Ayon ang aking napakinggan sa isang malaking puno, agad akong lumapit kasi nakikita ko na siya ay tumatago. Isa siyang malaking uri ng engkanto na mabalahibo ang katawan. At wari mo'y napakalakas niya kasi malalaki ang bias ng kanyang mga braso at malaki pa sa puno na kanyang tinitirhan. Niyaya niya ako na sumama sa kanyang mundo o sa kanilang daigdig. Naisip ko na iniiwasan din lang naman ako ng mga ibang bata na makipaglaro sa akin kasi nga naiiba ako. Sumama ako sa nila lang na yon, sa kanilang mundo. At laking gulat ko sa aking mga nakita. Makikintab na punong kahoy, mga halamang animoy paraiso, at mga kaibang nilalang na nasa paligid. May lumilipad, may naglalakad, at may lumulutang. Sa aming pamamasyal ay lubos akong naging masaya. Nalimutan ko ang aking mga problema, ngunit sumagi sa aking isipan ang aking mga magulang. Kaya ako'y nagsabi sa nila lang na nagsama sa akin na gusto ko nang umuwi sa amin. Sinabi ko sa kanya na, kaibigan, maaari mo ba akong ihatid pabalik sa amin? At siya ay sumagot na, kaibigan, hindi mo ba nagustuhan ang aming lugar? Dito walang kalungkutan, walang paghihirap. Lahat ng hahangadin mo ay naririto na. Ngunit bakit gugustuhin mo pa bumalik sa mundo na mapangutya, na malupit? Iniiwasan kanila, kakaiba ka, Dindo. Ngunit kaibigan, ako ay may mga magulang na ako ay kanilang hahanapin. Hindi ko maaaring ipagpalit ang aking mga magulang sa karangyaan na pinapakita mo sa akin. Mabuti ka, Dindo. Ayan ang sagot niya sa akin. Halika at iuuwi na kita sa mundo na pinanggalingan mo, sa mundo ng mga mortal. Tanggapin mo ang isang gamit na ibibigay ko para maging proteksyon mo sa anumang may tangka o masasamang tao na lalapit sa iyo. Iniabot sa akin ang nilalang ang isang piraso ng bato na animoy kumikinang
at kami ay umalis na sa kanilang lugar. Sa pagbalik ko sa aming mundo, nakita ko ang aking ina na umiiyak at ang aking ama. Nang makita nila ako, ay agad nila akong niyakap ng mahigpit at sinabi nila na, "Anak, saan ka pumunta? Halos 3 linggo ka na namin hinahanap." Labis kong kinagulat ang sinabi ni nanay na bakit ganon katagal akong nawala. Ngunit napaisip ang ako na ang isang araw pala sa mundo ng mga engkanto ay 3 linggo sa mundo ng mga tao. Sa pagkakataong yon, nagising ako sa katotohanan na mayroon pa palang nagmamahal sa akin ang aking mga magulang. Sana sa binahagi ko pong ito ay makatulong o isang kaalaman na hindi lahat ng mga magagandang lugar o mamahaling gamit sa kabilang mundo o sa ibang mundo, mundo ng mga engkanto, ay ipagpapalit natin ang ating pamilya o yung kung ano tayo. Tanggapin natin na tayo ay tao lang na hindi nararapat sa kanilang mundo. Hindi masama ang makipagkaibigan sa mga nilalang na hindi nakikita. Ang masama lang ay yung sumama ka sa kanila at kalimutan yung iyong pinagmulan. Sa mapagpalang hapon, muli po, agimat namang yan.